Yo, what's up? It's your boy, Bertong Bungo from Mercado Bungo, Itim na Katipunero, Donggalo Records, Masid Masid Gang, Toy Beats Records. At ngayon, magandang hapon sa inyo mga kapatid. Galit ka ba? Sa araw na ito, ay alaman nyo kung ano ang buhay ni Bertong Bungo pag hindi nagra-rap. Idea na? Galing yan! Mga kapatid, si Bertong Bungo ay nagne-negosyo din ng... Oh my God! Ito din ang car parts. Piyesa ng sasakyan. Galing! Exact. At ngayon, samahan nyo ako na kumuha ng piyesa ng mga order sa akin galing sa ating mga mahal nating mga customer. Samahan nyo ako mga kapatid. Sa atin lang to. Ngayon mga kapatid, stopover muna tayo sa gasolinahan para magpagasolina dahil mawawala na ng gasolina yung sasakyan. Kailangan na munang painumin para hindi mauhaw. What? What the fuck? At makarating sa biyahe. Ma'am, galing mo pala dyan ha? Hindi ko alam ha. Okay na ako ha. Patulak na lang po. Galing ha. Kaya to, ano? 200? 200. Oh my God! Wow! Dahan-dahan lang kasi baka umapaw. What? Gago! Premium. Sabi ko 200. Dahan-dahan lang baka umapaw. Kaya nga, nararamdaman mo ko yung nararamdaman mo eh. Wow. Wala na ba iba dyan? Kaya ito. Pwede magtanong. Nakakahiya kasi. Sino itong balap sa tayo nung na... Yan. Pa 200 lang naman tayo. Kasi, yun nga, baka umapo yung tangke natin. Ayun, patapos na. Gago! So, paano mga kapatid? Biyahin na tayo ulit. Wala kayong convincing power. Thank you, kuya. Ayun. Tapos na. So, biyahin na tayo ulit, mga kapatid. Punta na tayo ng Deparo, Caloocan. Sa North Caloocan. Ano? Umi ka na sa inyo! At ito naman mga kapatid, yung mga ibang piyesang nakuha natin. Unang-una, door handle para sa Nissan Sentra 2001 hanggang 2014 siya, door handle. Galing yan. Yan, dalawa siya, dalawa yung door handle na kinuha natin ngayon kasi pang harap pang pinto siya, dalawa left and right, so dalawa siya. Yan, pogi nito. Next naman, brake pads. Bendix brake pads. Pang Sentra GX din. GX, GXS, GS. 180 GT. What? GT. From 2001 to 2014. So, bakit kailangan ng brake pad? Siyempre, pag wala kang brake pad, hindi pipreno yung sasakyan mo. Maaksidente ka. Kaya kailangan to sa sasakyan. Pag numipis na, kailangan mong palitan na. Oh my God! Wow! Yan. Sunod naman, kumuha rin tayo ng radiator ngayon ng ano, ng pang Honda Civic. Civic BTI SIR body. Yan. Yan siya. Yan yung radiator. Di ba? Kailangan kasi ng sasakyan natin yung radiator dahil yan yung cooling system ng sasakyan natin eh. Pag wala kang radiator, mag-overheat ka. Galing ha. So yun, at isa pa ang kinuha natin, Pioneer head unit. Syempre pang sound setup yan. Mas maganda pag yung sasakyan mo naka sound setup, di ba? Kung mahilig ka magpatugtog, ito ang sagot.
Bukod sa head unit, kailangan mo rin ng speaker syempre. Pati na itsura nito. So yun mga kapatid, pupunta naman tayo ngayon sa sarili nating shop. Shop ito ng tropa na minamarket ko rin sa Deparo, Caloocan. So yun, kita kids. Pakita ko sa inyo mamaya. Biyahe muna tayo. Ma'am, galing mo pala dyan ha. Hindi ko alam ha. Ito na nga mga kapatid. Pupunta tayo ngayon sa North Caloocan, sa Deparo, Caloocan, sa shop ng KZ Customs, kung saan ibababa natin itong mga pyesa na to. At syempre, mag-i-interview din tayo ng tao doon sa KZ Customs, kasi tumahimik ka. Alam ko may pag-i-installan nito ngayon eh ng pyesa. Yan. So hopefully makita natin kung paano ini-install itong mga pyesa na to. So see ya. So ayun guys, nandito na tayo ngayon sa KZ Customs. Galing ha. Autoworks and Salon. Dito located sa Deparo, Caloocan. At syempre, titingnan natin ngayon yung mga ginagawa nilang sasakyan. Ayan, watch out. Pati na maitsura nito. Ayan, itong Mazda MX-3, kakalikutin namin ngayon, papalitan namin ang head unit o yung car stereo. Ayan. Oh my God! Kita nyo, basag. Mamaya, okay na yan. Magic. Papalitan namin dalawa yan ni Bossing. Kaming bahala ang magkabit niyan. Yan. Yan. Nakikita nyo ngayon na maraming mga sasakyan dito. Dito sa shop ng KZ Customs. Oh my God! Wow! At maraming mga nakatambay na sasakyan dahil mga ginagawa. Yan. Nissan Sentra. Mazda 323. Lancer EX. Nissan Sentra B14. And syempre, Mazda MX-3. Ngayon, bisitahin natin ngayon yung mga tao dito na busy sa paggagawa ng sasakyan. Ayan, pinapalitan nila yung headlight ng Mazda 323 na kulay pula. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Ayan po, yung mga tao natin dito. Ayan, busy po sila. Syempre, nag-i-install po sila ngayon ng headlight at corner light. Branyong-branyo yan mga kapatid. Nakikita nyo naman. Itong kotse na to, nirepaint to dito sa shop. Ayan. So, magic. So ayun mga kapatid. Inabot na tayo ng gabi. Kasi sobrang daming ginawa ngayong araw na to dito sa shop ng KZ Customs Auto Works and Salon. Ayan o. Oh, sobrang andumi nung koko ko. Kasi unang-una, nag-sound setup kanina, nagbaklas ng mga sidings ng sasakyan. Siyempre kasi pag binaklas mo yung sa gilid ng pintuan, meron kasi yan parang silicone na kulay itim na nakadikit doon. So pag tinanggal mo yun, kumakapit sa kuko, kumakapit sa kamay. So, tsaka ngayon, dahil inabot na nga tayo ng gabi, sad to say mga kapatid, hindi na natin may interview yung mismong may-ari ng shop na to. Ng KZ Customs Auto Works and Salon. So, pero okay lang naman kasi in behalf of KZ Customs Auto Works and Salon, andito naman si Bertong Bungo. Kapag ka meron kayong mga inquiries or meron kayong gustong ipa-estimate na gagawin sa sasakyan, just like paint job, gusto magpa-wash over, yung tinatawag na hilamos or yung change color. Actually, ang history kasi ng KZ Customs, nagsimula yan way back 2013. And then, nagsimula kami headlight cleaning, headlight smoke, yung mga anything na paglilinis ng mga ilaw dati ng sasakyan. So, nung lumaon, hanggang sa pagdating ng mga car show, sumasali rin kami. So, sayang lang kasi wala talaga dito si Boss Kenneth eh. Kasi, yun nga, pagod na rin, nagpapahinga na. So, yun, ang history nun, isa rin talaga ako sa bumuo ng KZ Customs. And then, yun, nung mga way back 2015, yan, formally, pumasok ang KZ Customs sa car show industry. So, kasama rin po si Bertong Bungo nun, na sumasali ng mga car show, mga street show, and then, nakasali rin kami sa mga malalaking event, yung MIAS,
Ayun. So, eto. Papakita ko sa inyo yung mga trophies. Yung iilan lang naman sa mga trophies na nandito ngayon sa shop. So, watch out, guys. So, eto, mga kapatid. Eto ang ilan sa mga trophies na nakuha namin sa mga car show noon. Since 2015 and then up until 2019 na before magkaroon ng pandemic, consistent naman kami kasi na sumasali sa mga events, street show, sa mga malls, and then syempre yung mga tulad ng bumper to bumper car show sa MOA. Yan. Yan yung mga ano namin, mga trophies namin. Actually kulang pa yan kasi yung kila Boss Kenneth sa kay Boss Patrick pa lang yun nandito. And then hindi pa rin nila kompleto yung mga naka-display dito. Oh my God! Wow! So kasi sa akin, yung sa akin kasi sa bahay naka-display eh. Yun. So ayan, ito pa yung iba. Yan pa yung ibang trophies na nakuha namin before way back 2015 onwards until 2019 before the pandemic. Nararamdaman mo eh. So yan. Ito yung nandito tayo ngayon sa launch ng KC Customs. Ito yung ibang gamit na binaba muna namin kasi nga syempre yung sasakyan ginagawa. Ayan. So yan. Tinatago muna namin yung ibang gamit bago ibalik ulit pagka ready na yung ano. Ready na silang ikabit dahil tapos na yung sasakyan. So yan. So tulad nga ng sabi ko, sad to say, hindi na natin may interview si Boss Kenneth, si Boss Patrick naman umuwi na. So, in behalf of KC Customs, kapag ka gusto nyong magpa-estimate na mga gagawin sa sasakyan, change color or washover, ganyan, pintura, car accessories, sound setup, ibibigay ko yung link ng Facebook page ng KC Customs dito sa description. And then, para mas madali, pwede nyo rin akong chat doon sa Facebook page, sa Facebook ko, sa Bertong Bungo. Bahala ka sa buhay! Tapusin ko na tong segment natin dahil syempre nagagabi na rin. Uuwi na rin ako maya-maya. Uwi pa akong bahay. So, salamat sa panonood, salamat sa suporta. Sa walang sawang suporta sa mga nanonood sa atin, mag-iingat kayo palagi at huwag na huwag hayaang magkasakit. Galit ka ba? It's your boy, Bertong Bungo, from Markadong Bungo, Itim na Katipunero, Donggalo Records, Toy Beats Records, Masid Masid Gang, and now, bye!